Hi guys! Good morning! Welcome back to my vlog. For today's video, gagawin ko po ng review itong napaka-trending na beauty products na ano tawag doon? Na si Madam Kilay po ang nagpapasikat ng produktong ito. Tama ba po? Nakikiano lang po ako sa trending ngayon. Para naman din makikisabay sa uso, diba? Pasensya nyo na po mata ko kasi kakagising ko lang. And yeah, teka lang. Ayan, kakagising ko pa lang and then nagilamos lang po ako para naman maisipan kong mag-review. So, ang ginagamit ko po is yung Skin Magical Rejuvenating Set Number 1. Set Number 1 po yung ginagamit ko. Pero usually, yung sinasabi nila na pagbaguan ka pa lang, okay daw yung gamitin yung Set Number 3 para talagang namamalat siya. Pero sa akin kasi, parang mild lang yung problema ko sa aking face. Kasi dati gumagamit na din ako yung mga rejuvenating na mga products. So parang okay na sa akin yung set number 1. And then, pangatlong days ko pang na-try ito. And eto na nga, sasabihin ko yung anong dito. So, para po, disclaimer lang po. Para po sa mga gustong mag-try ng products na ito, kailangan nyo po munang tanungin or magtanong or makiano po muna kayo kung ano yung nararapat na set para sa face nyo. Kasi po, yung iba kasi, gumagamit sila ng set number 3, pero hindi nila kaya yung hapde. Namamalat po kasi ito. Tapos, yung iba naman, kapag once na namamalat siya, at saka dumadami na yung pimples, and then, dumadami yung pimples tapos namamalat, papaulit-ulit lang, namamalat. Basta lahat ng mga, anong tawag doon? Kumbaga, yung resulta niya, paunti-unting lumalabas araw-araw. So, kailangan nyo pong i-fit. Kasi yung mga iba kasi hindi nahiyang. Meron din yung iba na nangangate. So, stop nyo po. Tanungin nyo po yung mga ano nyo, yung pinagbilhan niyo. Kasi for sure, magbibigay sila ng advice kung ano yung dapat gawin or kailan kayo dapat gumamit nito. Kasi napaka-hapde po talaga nito mga bash. So, yun na nga. Ginamit ko yung set number 1 kasi mild lang yung problema ko sa aking mukha. Gusto ko kasing tanggalin yung mga dark spot. Meron kasi ako dito. Oo, yun kasi yung problema ko nung nag-abroad ako. Nandami kong mga pimples and then after siyang mag-dry, meron siyang natirang mga dark spots, ganun. Tapos, bihira lang din ako makapag-maintain ng paglilinis ng mukha hanggang hiramos lang ako. Kasi, yun nga, pag-abroad ka, tinatamad ka ng gumawa ng mga skincare mo sa mukha, sa katawan, pag ganun. So, anyway, eto na, sasabihin ko na kung ano yung na-experience ko. So, ano pala? Dati nung first day ko pang paggamit dito, inuna ko pa yung sabon. Kasi alam ko, once na nagamit ko na yung... Ay, teka, bubuksan ko pala. Tsunga. So, eto na. Ang laman pala ng isang box is, meron siyang unang-una, meron siyang smoothening sunblock. May sunblock po siya. And then yung sa ano, bubuksan ko siya. Wala naman po siyang amoy and ganito lang po yung itsura niya. Cream po siya na basta muna to. So yan po tapos okay tong sunblock kapag lagi kang lumalabas. And then pwede din naman pag gabi bago ka matulog or pag gusto mo talagang lagyan yung mukha mo, 'di ba? Kasi alam mo naman sa Pinas, napakainit. And then, ito pa, meron po silang age-defying collagen cream. And then, ito pala, yun po yung mukha ng cream. Set number 1 po itong kinuha ko, ha. And then, sa loob, para siyang cream din siya, white din siya na malapot. Pero, mas, anong tawag dun? Hindi siya masyadong sticky. Ayan, grabe na yung pag-ano ko, di ba? Kasi pang 3 days ko pa siyang ginamit. And then, may tatlo siyang mga ganito. Yung isa naman is yung rejuvenating cream. At
to. So, ang mukha niya is same lang naman. Nagrabe yung kuku ko, ah. So, ayan. And then, meron din po siyang toner. Ayan. Ano ta, 60ml po yung toner niya. And meron siyang, benefits po niya is for whitening and age-defying. So, eto talaga ang nagpapaka, ano, ng pamamalat ng mukha mo. And lastly, parang inano ko na, open na po siya kasi ginamit ko. Parang na-late lang po yung ipagawa ko ng review kasi excited kasi akong matry siya. So, para mag-continue talaga siya. So, eto, may sabon din po siya. And na-open na po kasi, pasensya na. So, eto yung laman niya. Hinati ko siya ng ganyan para kapag gusto kong kumuha, hindi ko siya maubos lahat, ay hindi madaling matunaw. So, ginanyan ko siya. Kinat ko siya ng 2, 4, 6, mga 10 siguro. O, diba? Nakaka-save. Pero in fairness, mabango siya. Mabango siyang sabon. Yeah. Eto nga. So, yun lang po ang ano ng mga products. Pero, sa experience ko dito sa sabon, first day mo pa lang itong gamitin, mafe-feel mo talaga yung hapde. Napaka, ay hindi naman siya masyadong mahapde. Kumbaga, parang nag-ano siya sa face mo, mafe-feel mo na merong nagka-ganyan-ganyan pumapasok sa mga pores mo. Yun na siguro yung start ng pag nililinis niya yung nasa loob. Wow, background aso talaga. Pasensya na po kayo sa mga background at saka yung boses ko para kasing not feeling well tayo ngayon. Pero pinupush pa din natin. So, eto yung sabon. Malaki siya. 150 grams as pack. So, ayan. Napakabango niya. Basta yun, first day pa lang po. Ano ba naman itong asong to? So, first day pa lang po, may experience po talaga yung half day. And then, sinunod ko the next day. So, bale, Monday ako nag-start ito. Sabon lang po ginamit ko. Kasi nung Monday, madami akong nilalakad sa labas. So, mainit. So, alam ko redness sa mukha. So, takot po ako ganun. And then, pag next day, ginamit ko na po yung una-una. Pag morning pa lang, ginamit ko na din yung sabon. And then, after kong mabanlawan and then mapadry yung aking face, nilagyan ko siya ng toner. Konti lang yung nilagay ko kasi alam ko mahapde ito. First try ko pa lang, nafe-feel ko na ang hapde. And then, yun, kung kaya nyo naman yung set number 1, why not kaya, Carrie Bells. Please, ganda lang talaga mga besh. And then, sinunod ko yung Skin Rejuvenating Cream. Ito talaga yung tatlo, ang pinaka, sila yung nagtatrabaho sa mukha mo para matanggal yung mga dead skin sa mukha mo, mga pores niya, nililinis niya lahat. Mafe-feel mo talaga yung hapde, mga besh. So, kung kaya niya talaga, di push niyo yan, mga besh. And then, sa gabi pala, ito yung ginagamit ko. Kasi alam ko, gabi, hindi siya mainit, diba? Nasa bahay lang tayo. And then, kinaumagahan, gumamit din ako ng itong sabon. And din yung toner, pero hindi ko na ginamit yung rejuvenating. Pinalitan ko na siya ng una. Ginamit ko yung age-defying collagen. At yung pinartner ko dito sa morning. And then, pinarust ko lang siya ng ilang minutes. Sinundan ko na po siya ng smoothening sunblock. Nag-sunblock po ako para pang-maintenance ko. Kasi alam niyo naman dito sa Pinas, napakainit. And syempre, importante po ang sunblock. Lalong-lalo na mahilig tayong lumabas, exposed tayo sa araw. So, magiging protection po ito para sa, ano, sa araw, diba, mga besh? And then, ayan, pangatlong try ko na itong gumamit sa products. So, eto, parang ang, ano ko is na mama, hindi siya klaro sa camera ko kasi, hindi siya ganun gaganda ang camera. So, pero para sa akin, namamalat siya dito na part, parang light siya. Pero dito na part, parang meron pa siyang, parang dark na
skin na tinatanggal pa niya. Dito pa lang kasi yung na-part na mamalat. Ito dito. Ito kasi na part dito is yung pinaka-sensitive natin. So, manipis siya. So, pangatlong times, pangatlong araw ko pa naman gumamit ng products na ito. So, baka bukas or after 1 week or after 2 weeks, makikita ko na sana makukuha to dito na part. Ito, kasi pinoproblema ko talaga to eh. Pero so far, okay naman siya. Ayan. Ayan lang mga besh. So ayan, sana po may nakuha kayong idea or sana matry nyo. Huwag naman, huwag nyo akong ganun. Ano, again po, hindi disclaimer, hindi po lahat ng products hiyang sa inyo, nahiyang sa akin. Pwede namang hiyang, hindi hiyang sa akin, pero hiyang sa inyo. Tama ba? So that's it for today's video mga besh. See you for ay, naku Lord. Pinagpapawisan ni namang ilong ko. So that's it mga besh. Kita-kita tayo sa susunod ko na vlog. Bye!